pagkamali ng customer. Paano magkamali ang customer natin sa panggupit natin? Kung mapapansin mo katropa, pinutulan ko ng taas na kaintindihan namin na kunti lang ang kukunin. Saka pinabilog ko na sa gilid. Kinukuha ko na ang kanto at saka pinuporma ko na. Yun, pinatalikod ng supply. Kumbaga inayos ko na ba? Papunta na sana itong matapos. Nung una, ang barbero magkamali. Tingnan mo ang video pa. Ano ang mali? Bago ang barbero. Part 1, part 2, part 3. Dito na. Sinuplay ko na. Tinining scissor. Pinipinisingan. Ngayon, ang customer na naman natin magkakamali. Minsan, ang customer hindi pa nakapag-decide. Hindi siya nakapag-decide sana, hindi mo sana tinapos. Kumbaga, hindi siya nakapag-desisyon ba bago mo taposin. Pasensya na sa Tagalog o katropa. Mahirap. Ang nangyari dito katropa, ang aral na ito, ituturo ko. Kung sa punto na tapos na sana, pero nakapag-decide na siya na matapos lang, kaya pinutulan ko lang. At ang aral ko dito, putulan mo mulang ng puti. Kumbaga, kung gusto niya medyo mababa pa. Kasi kung ini-litso mo mababa, hindi na maibabalik yan. Kaya yon lang ginagawa ko. At kung kunti lang makuha, hindi na natin kukunin sa pabawasan sa gilid kapag kunti lang. Pero pag ito, sa unahan nito, katulad nito, pinababaan pa niya. Kumaga. Kasi ang mali ng customer minsan, yung kasama nila, yung ama, kapatid, asawa, yun ang magsabi na huwag yan. Kaya minsan ang desisyon na nangyari sa kasama nila, yung sa kapatid, sa asawa, sa nobya, sa nobyo, na puputulan pa sa ama, sa ina. Kaya minsan ang masusunod yung kasama nila. Kaya ito ang nangyari sa akin. Yung ama niya sinabing mas putulan pa. Kaya ang mangyari dito sa parte ng barbero, taasan mo ang pasensya mo. Huwag kahit ulit-ulit ka pa. Kaysa ikaw ang magkakamali, hindi na siya babalik. Ito, tingnan mo, pinatalikod mo yung supply. Ito ang taas nito, mga ano na to. 8 is or 7. Yung 8, 1 inch yan. Yung 7, kunti yan ang 8. Mababa yan ang 7. Kunti sa 8, kasi 7 yan. Ano na yan? Centimeter na yan. Hindi. Basta, tingnan mo lang ang mga guide. Tingnan mo ang video paano makilala ang mga guide. Kapag mas baba pa ang kukunin mo sa taas, kasi mataas kanina, inawasan ko ng konti, hindi na yan kailangan masyadong kukunin mas taas. Pero masyadong mababa na ang nakuha, parang ano yan, bumundok yung sa gilid. Kaya parang uulitin natin ang isang gupit na natapos na. Tiisin natin talaga katropa, kasi ito na ang trabaho natin eh. Kaysa magagalit sila sa atin na bigla nating pinababa at saka hindi nila magustuhan. Magatistin lang ng tistin. Ang nangyari dito, ang customer minsan walang specific na taas sa top. Hindi katulad yung iba na magsalita talaga diretso na 4 or 8. Kumbaga alam nila ang guide na gusto nila na ititira sa top. Kaya ang ipapakita ko dito, ang aral dito, na
pag inuulit mo ng mababa, kukunin mo talaga sa gilid. Tulad nito. Kumbaga, babaan mo rin yung sa gilid. Paikot rin yan. Kasi kurte yan eh. Ito ang trabaho natin, magkukurte. Kung gusto kang marami yung video, katropa, marami akong mga video. At sa mga, sa description, tingnan mo lang, marami akong video ang ilalagay. Hindi ko naman masasabi. Paano magpabilog ng gupit o pabilugin ng gupit, batay kanto? Paano magpaputi sa gilid? Maraming episode na yan. Ito ang tandaan mo, kabarbero, katabas, katropa, na pag walang specific na taas sa top na gusto ng customer, at minsan gusto nila yung taas sana, kaso lang hindi gusto ng kasama. Kaya kung mare, tanungin mo yung kasama. Kasama niya, kapatid, kamag-asta, karelasyon ba niya, ama ba niya, or ina, na ito na ba talaga? Kasi kapag bata minsan, gusto nila taas pero ayaw ng ina. Kaya pag-usapan nyo sa kayong tatlo sa nagpapagupit at sa iyong sa kasama. Para hindi ka na magkatulit. At saka para madali ka. Halimbawa gusto na niya ng mga size na kataas. Ganito na. Or also, pinigtirahan mo na lang ng guide niya. Pero kapag gusto kang ma-challenge, ma-challenge yung abilidad mo sa pagpagupit. Ganito, ganito, ituturo ko talaga ganito. Ganito talaga, walang, huwag ka nang masyadong gumamit ng guide. Kasi kapag nasanay kang gumamit ng guide, parang tatamarin ka ng panggupit. At minsan, kahit hindi gusto ng customer na gagamitan ng guide kasi mataas pa sa guide ang gusto niya, gagamitan na talaga kasi tatamarin, natamad ka. Kaya huwag kang tatamad-tamad ka. Kasi nagsasample tayo, una nagsasample tayo sa gitna ng ulo eh. At kapakita natin, hindi pa natin kinukurti yung sa gilid. At saka yung iba, tingnan mo muna nila. Kumbaga, ipapatapos mo muna ba? Kapag hindi nila gusto, ulitin mo. Kaya yan ang nagpapagod sa atin minsan. Natin mga kapiro. Maliban lang yung mga ibang customer na sabihin nila agad na 4 size seating 8. Kapag mga number ang pinag-usapan natin, iba yung centimeter at saka iba yung inches. Yung 1 inches, nabitin na yan sa guide natin mga katapahan. Tandaan mo. Kapag 2 inches, dalawang number ito yan. 3 inches, tatlong number ito yan. Kumbaga, kasing taas ng numero 1 ng lansan, pako. Ito ang pinatali ko ng spending. Hindi ko na ipakita dito ang pag-finishing ng clipper kasi may issue na po. Paano mag-finishing gamit ang clipper? Paano mag-finishing gamit ang clipper? Paano mag-ahit sa gilid? Paano mag-spring box? Tingnan mo lang sa description. Tingnan mo lang sa description ang tripaday nilalagay ko. Maaari kang bumisita sa aking channel at kung gusto mong magpa-chat out, isa-set out kita sa sunod na video. At gusto kong alaman kung ano ang natitingin mo sa video ito, i-comments mo na lang. Subukan mo lang mag-comments dahil babasahin ko yan. O oh, diba? Video kalbo na. Finishing ng kunting. Ito lang mapikita ko. Ino-forward ko na lang yan kato ba? Isang sample to ng pag-finishing na tingnan mo ang direksyon ng buhok parang naka-turbada ko. Yun, isabay mo lang sa hugis ng buhok ang gunting mo. Minsan, i-ex ng kunti. Yung paghawak ng gunting, paghawak ng supply. Pag-finishing sa taas. Pag malapit ang matapos ang sprayan ng tubig, sa mga hairlines, kumari lakyan mo ng Jake, kaibiganin ang mga bata. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo kung sinuwi para lang.